Hi, good morning, good afternoon, and good evening. It's me, Mark Ferguson. So for today's video, I know that it's already 2021. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung na-realize ko noong 2020. Basta kung ano yung iba't ibang natutunan, nalaman ko noong 2020 about myself, about different things. So kung gusto niyo malaman or interesado kayo, just keep on watching. So other people says that, pinost ko to sa Facebook, other people says that 2020 is ang tawag dito is basta it's a tragic year, but for me it's not. Kasi first is that I spend a lot of time with my family. Siguro ito yung taon na ginugol ko yung araw-araw ko sa pamilya ko. Kasi dati hindi eh. More on kain with friends, gala with friends, stay sa bahay ng friend. But this year, na-stay ako sa bahay. And I've seen na mas masarap palang kumain kapag kasama mo yung pamilya mo. I'm not sugarcoating Hindi ako nagpapaka-plastic hypocrite dito. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. So yun, ang sarap pala sa feeling na kasama mo kumain yung family mo, ganun. Ito rin yung year na I discovered a lot of myself. Akala ko dati kilala ko na yung sarili ko. Akala ko dati 100% kilala ko na yung sarili ko. Yun pala, wala pa sa kalahati yung pagkakakilala ko yung sarili ko. Akala ko ang tapang ko na. Akala ko, kaya ko nang i-handle lahat ng struggles and things. Akala ko, ang fearless ko na, but it's not pa pala. Ay, konyo. Hindi pa pala. Siguro, natutunan kong makilala yung sarili ko when I'm alone. Every day, since nag-quarantine, nag-reflect ako gabi-gabi na anong tawag dito? Ano yung natutunan ko sa sarili ko ngayong araw? Ano yung pwede kong baguhin for tomorrow? Ano yung pwede kong i-improve sa sarili ko? And every day, I make a different improvement naman. And nakikita ko yun. Next is that ginawa ko yung bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Like yung pag-tutor sa pinsan ko, kay Nasa, saka sa kapatid ko, kay JJ, kay Iya, kay Evo, lagi ganun picture dyan. Nagtututor ako sa kanila, isang grade 2, dalawang grade 5, isang grade 8. Nagtututor ako, hindi ko in-expect na kakayanin ko yon. Kasi, hindi mo ako ganun katalino. Kumbaga, itong taon na to, nagawa ko yung bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Which is yun nga, magtutor. Next is that ang daming nawala. May mga friends, may mga taong nawala, importanteng taong nawala. And for you to be able to know their value, kailangan mong mag-isa, kailangan mong mawalan, kailangan mong maubusan para malaman mo kung ano yung halaga nila. Which is wrong. Kailangan, 'di ba sabi nga nila na for you to be, you will only know the value of a person once you lose them. But for me, you will only know the value of a person once you've treasured them. So, yun, may mga nawala, may mga dumating, may mga nakilalang bago, may mga nagstay. So, yun, ang daming ano yung changes nung taon na to. So, tinry ko rin yan, mag-YouTube. So, ayan, ang sarap lang sa pakiramdam na nasi-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko ng 2020, na isi-share ko sa inyo yung knowledge ko about makeup, about different stuff, and different things. So, ayan. So, sinabi ko nga kanina na may nawala, may dumating. So, mga nawala, siguro, thank you for being part of my life. Kasi,
binigay niyo ako ng lesson. Tinulungan niyo akong i-improve yung sarili ko to become the best version of me. And of course, you became a part of my life. Siguro, sobrang tough nung 2020. But I can say na nalagpasan natin. Sorry dahil may mga nawalan, may mga namatayan. And I know the feeling of that kasi nawala na rin yung lola at lola ko. And kahapon yung death anniversary ng lola ko. Ayoko na lang din pag-usapan kasi nakaiyak. So yun, 2020 is a very, very tough year. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung value ng piso. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung value ng isang butil ng bigas. Doon mo kasi malalaman lahat eh. Ako 2020, ang dami kong natutunan. Natutunan kong pahalagahan lahat ng bagay-bagay. Natutunan kong pahalagahan ni Katiting. Kasi, ano eh, ito yung taon na we've been tested by countless calamities. But as long as we stand strong, we help one another, we, ano tawag dito? We remain and we constantly believe in God. Kasi ito yung taon na tinest yung faith natin, yung courage natin, pero hindi tayo nagpatinag sa lahat ng nangyari, even though sumabog yung taal, nagkaroon ng virus, and may iba't ibang bagyo. We stand strong. We help one another, which is yun ngayon nakakatawa. Dahil sa 2020, doon natin nakita kung gaano katapang yung mga Pinoy. Yung inaakala natin, friend natin na hindi tayo tutulungan, tinulungan nila tayo. So, ganun. Even though ang negative nung 2020, but if you've seen the beauty of it, makikita mo na ang ganda pala. For me, this is the best year. Kasi, for me ah, kasi mas naging best na ako. Masasabi ko na I became the best version of myself. Masasabi ko rin na I'm strong. Ngayon ah, kasi kilala ko na yung sarili ko. This 2020, siguro nung 2020, adami ko natutunan. And this 2021, gusto ko namang i-share sa inyo lahat ng natutunan ko. And gusto kong ipakita sa inyo na kahit dumaan man tayo sa lahat ng pagsubok, sinubok man tayo ng panahon, gusto ko ipakita sa inyo na ito ako nagbibigay ng hindi naman advice, nasi-share ng story na kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kasakit, gumising araw-araw na alam mo yon, nalabas ka, kailangan nakamas pa. So, yon. Dito natin, matitest kung gano'ng tayo katapang bilang tao. So, yon. Nakakamiss din naman lumabas nung walang face mask, diba? But sana, let's pray na bumalik na lahat. Before ko i-end tong vlog na to, three main words that I wanted to say sa mga tao. First is that, sorry. Sorry sa mga taong nagawan ko ng kasalanan. Sorry sa mga taong hindi ko nabigyan ng halaga. Sa mga taong na-reject ko. Hindi naman sa laba, mga taong, basta in general, gusto kong mag-sorry kung may pagkukulang man ako. Gusto kong mag-sorry. Basta, gusto kong mag-sorry sa lahat ng pagkakamaling ginawa ko. Thank you. Thank you kay God for giving us another year. Thank you sa family ko. Thank you sa mga frontliners natin. Actually, nung napakinggan ko yung kanta ni Bright at saka ni Wina, thank you. Kasama nila si Ada. Yun, nakakaiyak. Kasi sila yung silent heroes natin. So, thank you sa ating mga frontliners na walang sawang lumalaban para sa atin. Thank you sa lahat ng mga taong sumuporta, sa mga taong nandyan para sa akin. Okay.
isa-send ko ba sa family ko, kay Ate Besh, kay Mami Dang, kay Ate Mi, kay Ate Sarah, kay Kuya Wo, kay King, kay JJ, iya kay Evo. Pinost ko sa Instagram ko yun, si Yen and Evo are my source of my self-confidence, constant source of strength and self-confidence kasi sila yung nagtatanggol sa akin minsan. O diba kung sino yung batay niya nagtatanggol? Next is that, thank you kay Christine for never, for your never-ending support sa tiwala na binibigay mo sa akin, kay Ate Kyra, kay Konkon, sa lahat ng mga pinsan ko, kay Chloe, kay Laay, sa Trupa, sa Firebee. So, ayun. Lastly is that, sorry. Sorry sa lahat ng nagawan ko ng mali. Sorry sa lahat ng nagawan ko ng kasalanan. Actually, kaya ayokong gawin ito kasi nakakaiyak. Last is goodbye. Goodbye, ayoko marinig yung word na yun eh. Pero goodbye. Goodbye sa year 2020. Nakaiyak lang din kasi another year. Ayun, sige. Pwede na nila January 6 na kasi ngayon. Wait lang, ingay pa nila. Yung naging ingay kapatid ko kasi birthday na nila. So, yun. Every new year siguro nakakaiyak sa aking part kasi another year na wala na naman yung lolo't lola ko. Especially yung lola ko, miss na miss ko na siya. So, ayun na nga na every year kailangan naming harapin family na wala yung lolo't lola ko. Dahil nga sobrang miss na miss ko na sila, especially yung lola ko. 5 years na siyang wala. So, yun nakakaiyak. And yung lolo ko, pareha silang nawala nasa school ako. But still, ganun talaga. We have to accept the fact na may mawawala talaga sa atin. Minsan, natatakot akong mag-New Year kasi syempre, hindi ka mapatatakot magtanong na sino naman kaya. Pero ayoko may sumunod. Pero yun din eh, nakakatakot kasi lola ko namatay siya January 4. So, yun, ayoko na magdraman. Last is that congratulations. Congratulations sa atin because andito na tayo sa year ng 2021. May this year be a blessed year to us, an important year to us. Why? Kasi kailangan natin i-apply lahat ng natutunan natin sa 2020. Yung sinabi ko sa last vlog ko about sa BL, yun, gusto ko rin mag-thank you sa kanilang 14, actually sa lahat eh, pero 14 yung bebe ko. Char, sa kanila, kasi they made my quarantine a very blissful and not a boring one. So, yun. Last na. If you feel na alone kayo, if you feel na against yung mundo sa inyo, never doubt yourself. You have to face it. Kailangan mong harapin. Kasi hindi mo masusolusyonan yung problema kung magtatago ka lang na magtatago. Hindi ka makakahanap ng solusyon kung magtatago ka lang sa kwarto mo, iiyak ka. The best way to face problems is that face them wholeheartedly. Face them with a full of courage. Face them without a fear. Because challenges are part of our growth. Like 2020, ang dami, di ba, ang nagsasabi na last year made us mature even. So, you have to face different things for you to be able to grow. And for you to be able to see things positively, you have to think outside the box. So, ayun. The best gift that 2020 gave me is that the gift of family. Yun. Sobrang halaga ng family sa atin. So, while it lasts, well, we still have them. Love them. Show them that you love them. Because not everyone is capable to have them. So, ayun. Hope na may natutunan kayo sa video na to. Sharing ko lang naman ito ng aking 2020.
And sana may natutunan kayo. So that's it for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking next episode. Bye! Nga pala, sana nagustuhan niyo yung bago kong intro.